Halina kayo guys at ako'y samahan upang tuklasin ang limang pinakamalaking isda sa buong mundo. Number 5, the whale shark. Ang whale shark ay tinatawag sa atin ng pating na balyena. Ang mga whale shark ay isa sa pinakamalalaking isda sa buong mundo. Hindi sila mga balyena. Sila ay mga pating, bagamat nagkakahawig sila sa mukha ng mga balyena kaya tinatawag silang whale shark. Ang mga ito ay napakalaki tulad ng mga balyena at mas gusto nilang kainin ang katulad ng mga balyena kaysa isang karaniwang pating. At ang mga ito ay maaaring lumago ng hanggang 40 talampakan at 12 metro ang haba. Ngunit ang average nila ay lumalago sila ng 80 hanggang 32.8 na talampakan at tumitimbang ito ng 20.6 na tonelada. Sa makatuwid kasing laki niya ang bust ng mga paaralan. Ang mga ito ay mas gusto nila na mainit na lugar matatagpuan sa mga tropical na tubig sa buong mundo. Ang ilan sa mga batik-batik ay mas gusto nila sa mga malalamig na tubig tulad ng baybay ng New York. 75% ang natatagpuan sa karagatan ng India at Pasipiko at 25% sa Atlantiko. Ayon sa International Union of Conservation of Natures. Number 4, lead cichlids. Ang unang labi ng lead cichlids ay nakilala sa 19th na siglo. Lalong naging mahalaga nung natagpuan ng kolektor ng Britanya na si Alfredo Nicholson Lead. Pagkatapos na pinangalan ang genius na lead fish noong 1989. Ang mga fossils ng lead cichlids ay natatagpuan sa England, France, Germany at Chile. Noong 1999, batay sa natuklasan sa Chile, ang pagtatanyag ay naiiba ng laki. Sa simula ng 20th siglo na ang haba ng 9 na metro, 30 talampakan ang nakikitang bilang. At pagkatapos ay minsan ay nilalaki ng higit na 30 metro daang talampakan ang haba. Ang pinakabagong pananaliksik ay pinababa ito sa halos 16 na metro 50 talampakan. Number 3, Kronosaurus. Ito ay isa sa pinakamalaking plesiosaur at pinangalanan ng pinuno ng Greek Titans, Kronos. Ang ngipin ng Kronosaurus ay lumalampas ng 7 sentimetro at 2.8 ang haba. At umaabot sila ng 10 sentimetro ang haba. Ang Kronosaurus ay may 4 na pares ng premaxillary ang ngipin. Ang unang 3 mga pares ng kanyang mga ngipin na maxillary ay malaking mga ngipin. Ang nakapag-create ng Kronosaurus ay ang bansang Australia. Number 2, Megalodon. Ang Megalodon na nangunguhulugang malaking ngipin. Isa sa nawawalang mga species na pating na buhay ng humigit kumulang 12.3 hanggang 3.6 milyon na taon sa nakaraang milya. Bagaman na itinuturing bilang isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na mandaragit na nabubuhay. Karamihan sa pagtatanyag ng sukat ng Megalodon mula sa mga ngipin na may maximum na haba na tinatanyag hanggang 18 metro 59 na pie at ang average ng haba ng mga pagtatanyag ay 10.5 meters hanggang 13.4 na talampakan. Ang mga pagtatanyag ay nagmumungkahi na ang mga kanilang mga malalaking panga ay maaaring maglagay ng isang puwersa na kagat hanggang sa 110,000 o 180,000. Ang kanilang mga ngipin ay makakapal at matatag.
Ang Megalodon ay ang pinakamalaking pating at isa sa pinakamalaking isda. Ito ang katotohanan tungkol sa pinakamalaking pating nung nabubuhay. Number 1, the blue whale. Ang bughaw na balyena ay ang pinakamalalaking hayop na nakilala na bubuhay sa Earth. Ito ang mga bughaw na balyena ay ang pinakamahabang hayop na nabubuhay sa Earth. Ang mga pinakamatandang asul na balyena, umiabot sila ng 110 taong gulang. Ang average lifespan ay umaabot ng 80 hanggang 90 taon. Ang kagandahan pag sila ay lumangoy sa karagatan, naghihigit sa 5 milya sa isang oras. Ngunit napapabilis sa higit 20 milya bawat oras kapag sila ay nababalisa. Ang mga bughaw na balyena ay kabilang sa malalakas na hayop sa planetang Earth. Naglalabas sila ng sunod-sunod na mga pulso, pag-ungol at pagbibigay ng mga mensahe. Ang mga asol na mga balyena ay maaaring makarinig sa bawat isa hanggang sa 1,000 milya ang layo. Sa palagay ng mga siyentipiko, ginagamit nila ang vocalization na ito hindi lamang upang makipag-usap, ngunit kasama sa kanilang mga mahuhusay na pakikinig, upang magsunar ng mga negative na walang ilaw na kalimidad sa karagatan. Ang mga bughaw na balyena ay naninirahan sa lahat ng karagatan sa mundo. Paminsan-minsan ay lumalangoy sila sa maliliit na grupo, ngunit kadalasan ay nag-iisa o pares. Maraming salamat po sa lahat na hindi nagsawang manood sa aking mga videos. Ayan. Guys, hindi po po nakapag-subscribe, please subscribe my channels. Ayan, i-click na po nyo yung bells para po ma-notify kayo sa aking mga upload na mga videos. Comment na rin kayo sa baba kung anong reaction ninyo sa aking mga videos, guys. Thank you so much, guys, and God bless you all. Bye!